guys, good morning. As you can see, medyo, hindi pala medyo, sobrang makalat dito sa bahay. Alam nyo na yan. Kasi kapag January, ano ba yung ginagawa ng mga negosyante? Okay. So ito, I'm a small business women or men, whatever. Okay, I'm a small entrepreneur. Ayan, so ano nga ba yung ginagawa namin? Usually kapag January and kung ano yung mga kailangan yung malaman kapag mag-start kayo ng business, okay? So first, syempre, kapag magtatayo ka ng business mo, first ang kailangan nila is DTI or yung para sa ating Department of Trade and Industry. So kailangan nating kumuha ng certificate na ganun. Madali lang siya kuhanin kasi pwede ka via website nila. Kasi sa website, madali na lang din. Ilalagay mo lang doon yung kung ano yung name ng business mo. Pero kailangan mga wholesome name. Kasi ngayon, hindi na nila tinatanggap yung mga medyo kalokohan na name. Before kasi, okay lang yun yung mga ano. Pero sa ngayon, ang business name na kailangan mo is yung parang medyo seryoso. Medyo seryoso na kasi sila. So, yan. So, ano nga bang itsura ng DTI? Yan, guys. Ito ang ating DTI. Ang DTI is nag-expired siya every 5 years. Tama ba? 5 years? Yes. Katulad nito, oh. This is valid from September 2018 to September 23. And then, ito kasi, nag-expire na to. So, nag-renew lang kami. Okay, yan. Tico Advance. Meron siyang category. Regional, parang city, and national. Yung national, if ever na feeling mo, lalaki naman yung business mo, so, doon ka na sa national. Meron siyang responding payment for the fees for the national, regional. Ang regional, I think, is 500. And then, kapag national, parang 1,000 or 1,500. Pero, i-check ko na lang din ulit, okay? Para mas maayos. So, ito yung first na kailangan mo kapag mag-business ka. DTI. So, sa totoo lang, madali naman mag-business. Kaso, kung susunod ka sa flow ng yung mga kailangan mo talaga is medyo mahirap. Kung halimbawa yung mga tiyangge, mga parang online shop, yan, madali lang yan. Kasi it doesn't require yung mga BIR or ano. Minsan yung iba DTI lang okay na. Pero ako kasi meron kami mga physical stores. So kailangan talaga namin ng DTI, mayor's permit. Kasi after ng DTI, kailangan mo magpa-barangay permit. After ng barangay permit mo, magkukuha ka ng community tax certificate. And then, kukuha ka ng mayor's permit. Sa mayor's permit, meron yung sanitary permit, fire safety, keme, ganyan. So, hindi siya basta-basta. Kailangan mo rin ipa-test yung mga employee mo, kung okay ba sila, para magkaroon ka ng sanitary permit. Meron pa dyan, meron pang mga membro, or yung sa mga, parang sa city, ganyan, mga, kung ano-ano yun, depende kasi sa city nyo. So, dito sa kainta, ang kailangan namin is medyo madami-dami siya. Okay? So, i-ano ko sa inyo, elaborate ko sa inyo kung ano ba yung mga kailangan. Guys, ito yung requirements and usually ito talaga yung kailangan. Dire-diretso yan. Every year, nagre-renew kami ng DTI or business registration. Or kung company ka, sex registration. And then, barangay business clearance. Yan yung sinasabi kong business permit. Barangay business permit. And then, kontra ko please, ito yung if nagre-rent ka, kukuha ka dun sa pinagre-rentahan mo ng contract of lease. For us kasi, Santa Lucia, nagpo-provide sila sa amin. Community tax certificate or ito yung sedula. Ito, ang kinideclare dito kung magkano yung capital mo. And then, ita times yan. For example, 100,000. For 100,000, ang babayaran mo is 1,000 pesos para dito sa community tax certificate. And then, of course, kasama rin dyan yung fire clearance or fire safety clearance. Yun yung para, syempre, sa BFP, of Bureau of Fire. Okay, and then, occupational permit. Ito yung kailangan mo na ipatest yung mga staff mo. And then, kami, kasi renewal na kami. So, bakit nakukuha? So, yung old mayor's permit namin,
And then income tax, ito yung pina-file mo sa BIR. Pero kung bago ka, yung kailangan mo lang is yung 23007 or 2303 mo. Okay, so ito, and then ito yung pina-file mo na audited financial statement. Yan, para sa mga renewal yan. Insurance, ito insurance, kung halimbawa, for example, sa amin kasi is Malayan. Malayan, arte. So yan, kailangan yon yearly meron kang renew ng insurance para kung sakali na mabaha, masunog yung ano mo, mayroon ka nun. Ito, LLDA clearance, hindi ko to alam. Occupational permit, ito para sa mga bago, same lang din nung para sa mga ano nyo. And then yan, ito yung city environment certificate, ito yung memro, ito yung kinukuha rin mismo sa mismong ano, city office din. Okay, so yan yung first na kailangan. Oh, diba guys, umpisa pa lang, ang dami mo na talagang gastos kapag magtatayo ka ng, yung ano ha, if you are following the law, napakarami talaga. So, intindihin nyo minsan siguro yung iba na may business na magpresyo ng medyo mataas kasi may binabayaran niyang staff, may binabayaran niyang tax, may binabayaran din po yan na ano, na yung mga permit. Sa permit pa lang guys, ang price pala ng permit is for this city, ang binabayaran namin, last time ang binayaran namin ay parang nasa 39,000. Wait lang ha, i-check natin. Check natin yung mga resibo. So, ito yung mga binayaran natin. Ito yung para sa Bureau of Fire. Ito yung sa isa namin pwesto. Medyo mali ito. Yan, 692. And then, ayan, ito naman yung sa isang pwesto namin, 753. Depende kasi yan sa capital nyo. So, ito, kailangan mo laging mag-renew or magpalit ng, ano, magpa-refill ng fire extinguisher kasi every store is required to have 2 fire extinguisher. Ayan. So, yan. Nagbayad din kami ng 2,400 para sa fire extinguisher ng isang store. And then, dun sa isa, ano, 1-2 naman. Okay? So, and then yan. Ito yung mayor's permit. Yung mayor's permit, yan yung binayaran namin. 27,908.92. Yan po yung sa mayor's permit lang alone. Bukod pa po yung sa barangay permit. Sa barangay permit, ayan yung binayaran namin, 550. Ayan. Ito yung last ano pa to ha, last year, plus ano pa to, 2019 pa to eh. Kasi dapat tinatago mo yung last, mga previous year mo kasi chinecheck din nila yan. Also, ito sa tickle and bonds yan. Yan no, 27. Ah, same lang nun. So, ito pa yung iba. Ayan, katulad nito. Ayan, other similar occupation or callings yan. Kasi magpapa-medical pa yung mga employee mo bukod pa dito. Meron pa siyang medical outside, 460, di ba? Bukod pa po yung sa ano ha, bukod pa yung sa mismong clinic. Okay, so ito iba pa to, 310. Ito yung para sa ano rin, sa sanitary permit din to. And then, ayan, oh, di ba? Ito yung pinaka computation ng buong binayaran, yan po yun. 27,908. O, diba? Hindi po basta-basta magnegosyo. Kailangan talaga, kung susunod ka sa batas, sure ka talaga. Ayan. So, yan yung mga binabayaran. Ito yun yung sa memro. Ayan, o. Municipal Environment Clearance. Ito may bayad din to, eh. Ayan. Ito kasi 2019 pa. Yung ano kasi namin nandun. Kasi nga magre-renew na ulit kami. Ayan. So, yan guys. Siyempre, magsisend ka rin ng mga seals. Yung mga kinikita mo kasi check nila yan. Tapos, ito yan. Ayan. Iba pa to. Sa office ng municipality planning. Ayan. I-check nila. Pupunta nila yung pwesto mo. Kung tama ba yung mga dineclare mo or ano. Ayan. Tapos ito, yan. Nagpaano kasi sila sa labas kasi nga kailangan ng medical. So, ayan. Kailangan. So, yan guys. So, yun muna yung first part kasi baka ma-windang kayo sa lahat at napakarami po talagang aayusin at inaayos kapag ka may business ka na nagpa-follow ka ng rules.
Pero kung halimbawa, yung mga business na ano lang, trip-trip lang, yung parang hindi mo talaga isipin na pang matagalan. Ayan, carry lang yun yung iba. Kasi dati nag-start naman kami sa Changi. We started sa Changi at the Palengke. As in sa Palengke siya, sa sidewalk. Wala kaming permit nun. Yun yung first na ano, yung negosyo namin. As in wala kaming permit, nandun lang kami sa gilid. Yun sa mga bangketa talaga. Nakapag ka may dumarating na mga pulis, tago kami, girl. So, ganun. So, yung na-experience ko yun kasi dati ako yung nagbabantay ng store namin, ng tindahan namin. Tapos, kapag halimbawa may mga nanghuhuli, yan, na-experience ko yun, yung tumatago ako dun sa katabing building namin. Kasi matalino tatay ko eh. Ginawa niyang kumpare yung may-ari nung parang manager nung footstep. Yung sa footstep dyan sa Palengke, sa Lipa City yan. Kumpare niya yon. So, every time na may manghuhuli sa amin or may manguha ng mga ano, yan. Siyempre, tutulungan ako ng mga nag-work dun sa footstep kasi nga yung manager dun, kumpare ng tatay ko. Tapos nag-ipag-friends na rin ako dun. So, yon. So, every time may manghuli, hatak lang lahat ng gamit dun sa loob ng footstep. O, diba? So, safe ako. Kasi maliit lang naman yun eh. Yung paninda lang namin nun is parang umabot lang ng tatlong box ng ano, yung parang box ng apple. Yun, ganun pa lang yung paninda namin nun. So, ayun, ilang years din kami na ganun. Pero na, ang binabayaran lang namin is ticket dun sa mga palengke. Yung ticket na 10 pesos, 10 pesos para sa ganyan. May binabayaran kami ganun dati. 10-10 piso araw-araw yun. Tapos, kapag may ilaw ka, plus 10 pesos, ganun. Ganun kasi dati. Pero, ewan ko lang ngayon na yung kalakaran dyan sa labas. Okay. So, yun lang muna yung first. And, payo ko lang po sa inyo. And, ano ko lang, wag po tayo magagalit dun sa mga katulad nung halimbawa nasa mall. Kami kasi ngayon nasa mall kami. Wag kayo magagalit na mas mataas ng konti yung presyo namin na konti talaga. Kasi, syempre, yun nga po, katulad ng nasabi ko, magbabayad kami ng staff. Tapos, nagbabayad po kami ng tax. Siyempre, yung tax naman po, napupunta naman yan sa ating lahat, sa ating mga kapwa Pilipino. So, nagagamit nyo yun, guys. Huwag kayong magagalit na, ang taas naman ng benta dito, tapos samantalang pumunta ako dun sa Changi. Ganito lang yung benta nila. Ano po kasi natin, i-compare natin. Siyempre, may rent pa rin po kami. Yung rent natin, pag sa mall, medyo mataas. Pero, in Santa Lucia, yan, mura lang sa Santa Lucia. Kaya kami talaga, mababa lang kami magpatong. At saka, naniniwala kasi ako na kapag mababa ka magbenta, marami ka suki. Diba? Ganun yun. So, ako, kung minsan nga, totoong buhay, guys. Kapag halimbawa, meron kaming items na katulad ng sa Changi. Kasi minsan, kumukuha rin naman ako ng local items, eh. Ang presyo is almost halos magkadikit na magkadikit lang. Kaya huwag sasama yung loob nyo na medyo may tubo kami ng konti, guys. Okay, so yun lang naman. So yun lang, yun pa lang ha. Marami pa kayong dapat alamin at ano yun, kailangan, marami pa kayong kailangang alamin sa pagnenegosyo, guys. Marami pa po. Hindi lang yan yung mga permit. Meron pa po mga sumusunod. So, yun yung next vlog ko or next video ko. Yung mga, ano nga ba yung mga sunod na permit na kailangan natin. Hindi lang yun ha. So, guys, meron pa tayong PhilHealth, Pag-ibig, and SSS. Oh my gosh. Nakaka-stress. Yun yung mga tatlong nakaka-stress. Okay. So, yun yung isusunod natin. So, for now, ayun, siguro. If you have any questions or any clarification or additional information, please comment down below. And please do subscribe to our channel, Pamisly TV. Thank you so much. Bye!